matagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa akin sa saliw nitong tugtuging tantananan, tantananan. Ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kaitagan. Nahanap din kita, bigay sa akin ng Diyos na lumikha. Salita. Wala ngang sino man ang papantay sa iyong ganda. Napapailing na lang ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman? Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat pag-idlip at sa bawat gising mo, sikapin kung kailan may di magwawakas ang ngitit ligaya ng iyong mga pukas. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa akin sa saliw nito. Groomsman and bridesmaid, maid of honor, Bible bearer, ring bearer. The little groom and little bride. Dito. Abante dito. Mamaya. Mamaya.
Tayo po ay nagkatipon-tipon ngayon upang ating saksihan, ating pagdiwang ang pag-iisang dibdib ng dalawang nilalang ng Diyos. Wala pong iba kundi si Jiren at saka si Valerie May sa isang Kristiyanong kasalan. Alang-alang sa kaalaman ng lahat, ang pag-iisang dibdib ng isang banal na pagkikipagdipan ay itinalaga at itinatagpo ng ating Panginoong Diyos na siya pong lumikha sa atin bilang lalaki at babae. Kaya ang sino man pong nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos. Ito po ay kapuri-puri sa harapan ng Diyos at sa harapan po ng tao. Sino po ang nagbibigay kay Valerie May upang siya po ay makasal kay Jiren? Palakpakan po natin ang giving of the bride. Kuya, baristan pala. Pakinig po tayo, ha? Sina Jiren po at saka si Valerie May ay narito po sa harapan upang pag-isahin ang kanilang mga puso sa pamamagitan po ng banal na matrimonyo. Dahil inihingi po ng ating Jiren at saka Valerie May. Ano? Dapat may tatanong lang po ako sa inyong dalawa. Sagutin niyo po ng totoo, katotohanan at pawang katotohanan lamang. Okay? Jiren, hindi ka naman napipilitan lamang o natutukan lang ng baril o anumang nakamamatay na bagay sa kasalang ito? Hindi po ba, sir? Ang layo nito eh. Pwede baka hindi na tayo makalabas ng buhay dito, ha? Meron ka bang nalalaman na bagay o kadahilanan upang hindi matuloy ang inyong kasal? Wala po, Pastor. Meron ka bang nalalaman... Hindi, tapos na yan. Ikaw ba ay kusang loob? Ayun pala yun. Na naparito upang makipag-isang dibdib kay Valerie May. Opo, Pastor. Ikaw naman, Valerie May. Ikaw ba ay kusang loob na naparito upang makipag-isang dibdib kay sa kanya? Opo, Pastor. Very good. Hindi ka naman napipilitan lamang o natutukan lang ng baril. Pulis ito eh. O anumang nakamamatay na bagay. Hindi po, Pastor. Very good. Meron ka bang nalalaman na mayroon o bagay na kadahilanan upang hindi matuloy ang inyong kasal? Wala po, Pastor. Palakpakan po natin. Ituloy po natin ang kasalang ito. Jiren, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ang iyong iibigin at aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Ako, Pastor. Valerie May, tinatanggap mo ba si Jiren upang maging asawa mo, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin,
igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y dalawa ay nabubuhay? Opo, Pastor. Kayong dalawa, may papangako ba ninyo na kayo ay magiging tapat sa isa't isa at tanging kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa inyo? Opo, Pastor. Yayamang kayong dalawa ay nagpahayag nang wala kayong nalalamang hadlang upang kasalang ito ay hindi matuloy at inyo rin ipinapahayag ang inyong pagmamahalan sa isa't isa na siyang nagdulot ng inyong kapasyahan upang kayo ay magpakasal at upang mapapurihan ng ating Panginoong Diyos ay tuloy natin ang pagdiriwang na ito. Okay? Habang tayo po ay nakatayo, nanatiling nakatayo, tawagin po natin dito ang magbabasa ng talata sa Biblia para ang ating pong gawain ay basbasan ng Diyos. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Verse 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. At ngayon, gusto naming marinig mula sa inyong mga puso. Mawala ako. Mas magandang Mahal, ito na yung pinaka-importanting araw sa buhay natin. For almost 6 years, nakasama tayo. Naramdaman ko kung gaano ako kahalaga sa'yo. Yung tipong kahit pagod ako sa duty, uuwi. Masigla pa yun akong uuwi, kasalan mo na dyan ka. Mahal, sa harapan ng mga taong importante, sa atin at sa presensya ng Panginoon, I vow to be the husband you prayed for. Yung ipoprovide yung mga pangailangan mo at poprotektahan kasano mang kapamakan. I vow to be there for you in richer or in poor, in sickness and in health. I vow that God will be the center of our marriage, a personal and intimate relationship with Him. I vowed to love you and respect you because we are no longer one. We are no longer two flesh but one. We are joined together with God and nothing will separate us. In the presence of God, I pledge this vow to you. Wala ho bang palakpak dyan? Okay, Valerie, moment mo naman ngayon. Mahal, hindi ko man madalas sabihin sa'yo to, pero I'm so thankful and blessed dahil kahit hindi kita hiniling, kusa kanyang binigay sa akin. Mahal, thank you for making me the happiest. Napakaswerte ko dahil napakabuit mong tao, maintindihin, mapagmahal, napaka-respeto, at higit sa lahat, laging may takot sa Diyos. You are my every dream come true. Kaya mahal, sa harapan ng Diyos at sa mga mahal natin sa buhay na nandito ngayon, I promise to be your guiding light in the darkness and a warming comfort in the cold and a shoulder to lean on kapag may problema ka. Pangakong aalagaan kita, pagsisilbihan, at susuportahan sa bawat tatahakin mo. I will love you, my husband, and rejoice in your love for me for all of the years of our lives. Mahal,
I now voluntarily surrender myself to you as your wife. Salamat po sa mga palakpak na yan. Sana lahat ng misis gano'n, no? ay voluntarily. Tama po yan, tama. Ngayon naman, yung aming narinig na inyong pagpapalitan ng pangako sa isa't isa, meron ba kayong panselyo dito? Simbolo ng inyong pagmamahalan? Sing. Yan. Nari po sa ginto, bilog. Ang simbolo po nito, ang pag-ibig po ay wala pong simula at walang hangganan. At dahil ito po ay yari sa ginto, ang ginto po ay isa sa mga mamahaling elemento ng bakal dito po sa mundong ibabaw na to. Simbolo po na ang pagmamahal ni Jiren kay Valerie May at ang pagmamahal ni Valerie May kay Jiren ay matibay. Okay? Ginto eh. At hindi lang po yun. ito rin po ay simbolo. Alam nyo, nung unang panahon, nung ang mga hari ay hindi pa marunong pumirma. Okay? At hindi pa sila marunong, wala pa yatang alpabeto ng mga araw na yun. Kapag meron pong utos ang hari, isusulat po ng mga ng mga eskribo. At para mapatunayan na yun po ay galing sa hari, yun pong singsing ng hari, ang pangseselyo niya doon po sa kasulatan. Kaya ngayon, Jiren at saka Valerie May, ito ang seselyo ng inyong pag-ibig. Okay? Simbolo ng pag-ibig nyo, matibay, matatag, at walang hanggan. Okay? Baliin nyo na yung paniniwalang walang forever. Meron. May forever. Okay. Ito yun. Tinatanggap nyo ba ang mga singsing nito bilang mga simbolo ng inyong pagmamahalan sa isa't isa? Okay. Ate, lagay mo muna sa salita. Jiren, ang singsing na to, ay tanggapin mo, bilang tanda, ng walang katapusang pag-aalala sa'yo, maging sa pangyayaring nagaganap ngayon, maging sa mga pangyayaring nagaganap ngayon. At ito ay inyong, ito ay simbolo ng wagas na pangako ng aking pag-ibig sa'yo. Tanggapin mo nga ito. Simbolo ng walang hanggang pag-ibig ko sa'yo. Valerie May. Bilang tanda ng walang katapusang pag-aalala. Sa pangyayaring nagaganap ngayon. Sa iyong wagas na pangako. Isuot mo ang singsing na ito. Bilang simbolo. Ng aking tapat na pag-ibig. At walang hanggang pag-ibig. Oh,
maganda po yung kanilang veil. Veil po. Veil. Yung... Ayan. Ayan po. Ang belo po ay sa gisad ng pagkakaisa. At katulad ng binanggit ni Valerie kanina, pagpapasakop sa pangunguna po ng banal na espiritu. At ito po ay nagpapahiwati. Maganda-handa na po yung tali. Okay, palakpakan po natin ang pagkakabit ng veil. Ang tali naman po ay sa gisad, hindi na malaya. Ano to, bad news ba to? Good news? Hindi na kayo malaya, ha? Hindi na pwedeng barkada, Valerie, ha? Sir, pag may barilan, magpapaalam ko muna sa misis mo. Alam niyo, ang hirap kasi mag-asawa ng pulis. Matapang ka, Valerie. Pinili mo, pulis. Anyway, hindi na kayo malaya sa isa't isa sapagkat kamatayan lamang ang tanging makakapagtigtas sa tali ng inyong pagsasama. Sa taling puting ito ay pinapakilala sa lahat na kayong dalawa ay magiging isang katawan na lamang. Palakpakan po natin ang pagkakabit po ng tali. Nasaan na si Bible bearer? Ivan. Ayan, ibigay mo sa kanila yung Bible. Kung manaalis para maganda sa picture. Hindi, hawakan mo yung Bible. Ayan. Picture na. Okay na raw. Okay, ibigay mo na. Okay, salamat po, Mr. Bible Bearer. Naniniwala ka ba rito, Valerie? Kuya Jiren. Ibig sabihin, authority ng inyong pagsasamahan yan. Hindi yung ninang at ninong ang masusunod. Hindi yung mga magulang yung masusunod. Ang masusunod yung salita ng Diyos. Amen? Sa Salmo 119:105, sabi rito, ang Biblia ay ilawan sa aking mga paa at ilawan, liwanag sa aking landas. Hayaan ninyo ang salita ng Diyos na inyong maging gabay sa inyong samahan. Kompleto na yan. Wala na kayong hahanapin pa. Kapag mukhang ang pag-aasawa ay nakababaliw, nandyan ang sagot. Ang pag-aasawa pala ay ang masarap. Okay? Nagtataka nga ako sa inyo, bakit sa kasalan pa lang ito eh, pagdurusan na kagad ang pinili nyo. Pero, alam nyo, pagkatapos ng pagdurusa, yung blessing naman, di ba? Kaya part ng ano ito eh, part ng buhay ito. First time kong magkasal sa ilalim ng araw. Yung iba, ilalim ng ulan, inulan. Ganito rin, open. Umulan naman. Pero ito, memorable sa akin ito kasi umaraw. Sabi sa Psalms 127:1, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang magpapagod. Kapag hindi nyo uunahin ng Diyos, walang kwenta yung tinataguyod yung tahanan. But by the way, dapat ang tirahan nyo ay tahanan, hindi tirahan. Kasi sa Tagalog terminologies, meron palang ano to, meron palang implication. Pag sinabi mo kasing tirahan, ay tirahan kayo ng tirahan. Lahat ng makikita mo kay Valerie, mali. Lahat ng makikita mo kay Jiren, mali. Hindi ganun ang pagsasama. Ang pagsasama nyo, tahanan. Pag umiiyak si Jiren, umiiyak mong pulis, wala na tiyatana. Pero sabi ni Valerie kanina, ako ang magiging liwanag sa inyong kadiliman. Ang saya eh. Sana all. Pero, ibig sabihin, you are not to compete. Hindi kayo magko-compete. Kayo ay magko-complete. Tahanan. Pag umiyak si Valerie, tahan na mahal. Pag problemado si Jiren, tahan na mahal. Isipin nyo yan, ha? Hindi tirahan ang magiging bahay nyo. Tahanan.
sa pangunguna ng salita ng Diyos. Okay? So, yun pong ating... May aras ba tayo kanina? Parang meron. Hindi ko napansin. Meron po. Ah, meron. Sige po. Yung aras. You know, so, ba? Hindi pa. Hindi pa. Yung isa naman. Isa naman. Tumaya. Palakpakan po natin. Ibibigay ko ito kay Jiren, tapos ibibigay niya po kay Valerie. Traditionally, ang mga babae po ang tagahawak ng pera. Traditionally. Kaya lang po, nagbago na ang mundo. Ang mundo nagbago na. Marami yung mga lalaki ngayon, sila na yung nagluluto, sila na yung naglalaba. Mga babae na ang nagtatrabaho. Pero ganun pa man, nasa pag-uusap nyo kung sino ang hawak ng pera. Ang suggestion ko, kung magtatrabaho ka, ate, ito ang magiging disadvantage. Pag nagtrabaho ka. Okay? Yung pera mo, yung paghahatian yung dalawa. Di ba? E ngayon, kung hindi ka nagtrabaho, lahat ng susweldo niya sa'yo. Mamili ka. Pag-uusapan yung dalawa yun. Hane, ang suggestion ko, dahil ikaw lang muna yung may trabaho ngayon, Jiren, suggestion lang naman to, kayo pa rin ang masusunod. Okay? Maglaan ka ng panggastos niya at panggastos mo. At the same time, dapat meron kayong ipon sa bangko. Okay? Ang problema ng bangko, ikaw ang depositor, siya ang nag-withdraw. Okay? Balance, check and balance lang. Anyway, ATM daw, asawa timang halang. Salamat po ah. Salamat. Bagong karunungan yan. May, sa mga kasalusunod, sasabihin ko yan, ATM. Asawa timang halang. Anyway, dapat ATM na nakalagay dito eh, no? Yung uli kong ikinasal, tigbe 20 pesos. Pero maganda yung suggestion mo ate. ATM. Kuya Jiren, pakisabi kay Valerie. May ipon ko. Sa ating dalawa. Kung ako may makakapundar ng bahay, sa ating dalawa din. Kung ako ay makakabili ng kotse, huwag kang kukuha ng driver, ako lang dapat ang driver. Tinatanggap ko ang simbolo ang kayamanan na inihandog mo sa akin. Palakpakan po natin. Ay ating pong natunghayan ng pag-iisang dibdib. Bakit po merong magka-partner? Sa Genesis chapter 2, nung nilikha po ng Diyos si Adan, nakita po ng Diyos na he is complete. Siya po ay kompleto. Actually, si Adan po, he was created in the image and likeness of God. Therefore, he is complete. Kaya, nais ko pong i-share sa inyo, Brother Jaire and Sir Valerie, that you are complete as an individual. Sabi nila, unless you do not find your better half, hindi ka complete. Pero marami po ang nag-asawa, naghiwalay. Marami rin naman ang hindi nag-asawa, masaya ang buhay hanggang sa tumanda. Kasi isang katunayan na ang tao ay nilikha ng Diyos na kompleto. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, sabi doon, meron tayong body, soul, and spirit, and it was all created and given by God. Noong nakita po ng Diyos that Adam was complete, in Genesis chapter 2, sabi niya, it is not good for man to be alone. Hindi maganda sa tao na kompleto, na nag-iisa. Kailangan natin ng bigyan siya ng kasama. So God created a woman para meron pong makasama si Adan at walang iba kundi si Eva, si Eve. Ngayon po, why did God created Eve? So that Adan or Adam as a complete person has someone to share his complete personality. Kaya una po, you should come together, Brother Jiren and Sister Valerie, not to get
something from each other, not to get love, but to share your love that is overflowing from within. Meron kayong pag-ibig, kompleto kayo ng personality, you are created by God wonderfully. Sabi rin sa Book of Psalms. You are created by God complete and wonderful, but that is not satisfying kung wala kang pagsisiran ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. And therefore, God created a couple, initiated a couple, na sa ganun ay sila ay magbigayan. Kaya our first point is, you come together to share what is inside of you. Your wonderful being that God has created sa iyong buhay. Kaya it's not to get love. Getting married is not to get love, but to share your love, which is far easier and more peaceful. Maraming nag-asawa, kala nila pag nag-asawa sila, makukompleto na akong meron na magpupuno sa aking kulang. Pero marami pong nag-asawa, naghiwalay kasi hindi po totoo yan. You will, and if that is your expectation, if you come together expecting that you will be complete, you will fail. Kasi hindi po tao ang makapagpukomplete sa kapwa niya tao. Because all people as an individual, ay kompleto na yan, nilikha ng Diyos. And since you are complete, our second point is, come together as a complete individual with a partnership of a certain goal exclusively for you. Kayo ay merong pangarap na dalawa, kompleto kayong dalawa, kaya magsasama kayo for your goal exclusively para sa inyo. Meron kayong pangarap na bumuo ng magandang pamilya, masaya, matagumpay, kaya pinagsama kayo ng Diyos for that certain goal na para lamang po sa inyo. Now, bakit po ang mag-asawa nakakaramdam ng problema? Sa Genesis din po, chapter 2, nung nahulog po ang tao sa kasalanan, he was separated from God. And God is the author of, or source of, peace. God is the source of love. Kaya nung ang tao ay nahulog sa kasalanan, nawala po yung complete peace and complete joy. Naging kalahati na lang kasi wala na po yung presensya ng Diyos because sin ay namagitan na mula sa tao patungo sa Diyos. Kaya po, our third point is find your completeness or your satisfaction in the Lord. Yan, sa Panginoon, nyo lang mahahanap yan. And I encourage you, kapag dumating ang panahon na kayo ay nalulungkot, kayo ay may problema, go together in prayer. Go to God in prayer. Kasi ang Panginoon lang makapagkukumpleto po sa atin. Bakit po? Noong ang Diyos po ay nilikha niya si Adan, sabi niya, huwag mong kakainin yung bunga na nasa gitna kasi magkakasala at mamatay ka. But si Adam fell into sin. Kaya noong si Adam po ay nahulog sa kasalanan, naputol yung relasyon, kaya po nahiwalay ang tao sa Diyos, and that's why man has fears, man feels lonely. But originally, hindi po ganun. But when sin entered into the world through Adam, nagkaroon po ng takot ang tao, nagkaroon ng kalungkutan. And there's the good news, sa John chapter 14 verse 6, Jesus came into the world to bring us back to God. Kaya kung meron man number one na magpupuno at magkukompleto po sa inyo, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya sabi nga po kanina, let God be the center of your partnership. Perfect ka ba? Hindi ko, Pastor. Hindi ka perfect. Ikaw, Valerie, perfect ka ba? Hindi ko, Pastor. Hindi rin. Huwag niyong asahang maging perfect marriage itong pagsasamahan niyo, ha? Kasi hindi pala kayo mga perfect, eh. Pero may good news ako sa inyo. Wala namang perfect marriage talaga. Pero may successful. Itong marriage niyo na to, gawin yung successful marriage. Okay? Papaano? Kasasabi lang ni Pastor JFC kung papaano. Bayan mo na yung perfect, successful ang target natin. Successful marriage. Pag successful, hindi may iiwasan yung pag-aawayan. Diba? Naiwasan ba? Hindi! Bigbigyan ko kayo ng tip. Bago kayo mag-aaway. Kasi hindi ka talaga naiiwasan yan, eh. Ang away. Bago kayo mag-aaway, sabihin mo sa asawa mo, mahal. Ano ba, paano ba kayo magtawagan? Mahal, sweetheart, darling. Ah, mahal. Oo, parang Ferrari. Mahal ng Ferrari.
Bago kayo mag-away, ha? Jiren, ikaw yung lalaki. Nag-away ba tayo? Tatanong nila ko. Sinabi, oo! O, mag-pray muna tayo. Tingin nyo sa Diyos na pagpalain ang pag-aaway ninyo. Okay? Okay ba ito? Oo, kasi maging ang Diyos, alam niya na talagang hindi kayo perfect. Pero pwede niyong gawing successful. At kapag nag-aaway na kayo, pwede kayong sumigaw. Ha? Pwede kayong magsigawan, pero pabulong lang. Ha? Baka marinig ng kapitbahay, bulyawan pa kayo. Pwede kayong magsakitan, pero pakurot lang. Ha? Pakurot lang. Huli, bilin ko sa inyo. Ako, marami ng biktima ito. Ano, Jiren, ha? Valerie, pag nag-aaway kayo, huwag kayong magsusumbong kay Tulpo. Ha? Wala siyang pakialam sa buhay nyo. Tama? Hindi niwan sa ninong. Okay po, ayayaan ko po mga ninong at ninang na tumayo. At inyo nga pong witnessan ang pagpipirma ng dalawang ito. Ibig sabihin, pag nakapirma na ako, wala nang atrasan to. Talagang totoo na to. Okay po. Nasaan po yung mga marriage contract? Mga marriage contract po, nasaan po? Na yung marriage license po, nakita na po namin. Pawis na naman. Pawis na lang. Ay, ito na talaga, dami ito. Wala nang bawian ko. Kahit punitin mo yung isa, may pakakot yan. Ay, sorry. Pansin nyo, ito ay sinindihan ng, yung unang-unang bahagi ng ating kasalan ito, sinindihan po yan. Jiren, nagsisimula yan ng buhay mo. Malapit na. Konti na lang.
Valerie May, nagsisimula ng buhay mo to. Okay? Ngayon, mamaya, kukunin nyo itong mga kandila, itong mga buhay, simbolo ng buhay nyo. Sisindihan nyo itong unity candle nyo, ibig sabihin, magiging isa na lang kayo. Now, ang simbolo nito, Jiren, kapag yung ikaw ay nanlamig, kapag ikaw ay parang gusto mo nang mag-quit sa buhay mo, okay? Valerie, ang trabaho mo, wala. Ikaw ang magbibigay. Sabi mo nga kanina, ang sabi mo kanina, ako ang magiging liwanag ng iyong madilim na bahagi ng buhay. I-encourage mo siya. At ganun din naman, Jiren, pag nangyari din kay Valerie, yung nabagot na, ganito pala ang pag-aasawa, nakakapagod palang magluto, maglinis ng bahay, ipasyal mo naman kasi sa malaki yung SM natin sa Quezon City. Yun ang unang-unang SM City. Ikaw naman ang mag-encourage sa kanya. Yan ang trabaho nyo. You don't compete. Sabi nga ni Pastor Gypsy, you complete. Okay? Amin nga itong hayan, ang pagsisindihin nyo ng Unity Candle. Pakikuha ang inyong mga candle. O, pakipatay mo na yung pagiging binata mo, ano, Jiren. Ayaw pa. Okay. Take your time. Ang katawan ko naman, nag-a-adapt na sa init, kaya sanay na ako. Okay lang na hanggang 3 oras pa tayo rito. Okay na? Palakpakan po natin ng pagsindi nila ng kanilang Unity Candle. Ayan, ito na lang kayo, ha? Ang kanilang simula ng kanilang pagsasama. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat po na itong dalawang ito, si Jiren at saka si Valerie May, sa kabila ng napakarami pong nagli-live-in sa mundong ibabaw na to, pinili po nilang sumunod sa kalooban mo. Pinili po nilang magpakasal sa harapan mo. At sa mga narinig po namin mga pangako nila sa isa't isa kanina, basbasan nyo nga po ang mga pangako na yon, Panginoon. Ipaalalahanan mo sila kung dumarating sa puntong sila po ay nagsasawa na. Ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ang bumuo ng kasalang ito. At ganyan, Panginoon, sa kapangyarihan pong ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas at ng mga pastor nila Jiren at saka ni Valerie May, ako si Ferdinand Mandak, aking ang ipinapahayag na si Jiren at saka si Valerie May ay mag-asawa na magmula ngayong araw na to. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Palakpakan po natin. At ang susunod na kabanata, alam na this, di ba? Kaya lang may bago na ngayon eh. Ngayon kasi panahon na ng mga millennials. Itong dalawang to, ano eh, nasa millennials sila eh. Kaya iba na ngayon. Pastor, ano ba yon? Bride, you may kiss the groom. Ano yun ng kante ha? Kasi mabagal yung mga camera namin eh. Ay, ang tiyara. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo? Take two. 1 minute. Steady. Salamat. Pastor Roland Sayo Sion at saka si Pastor Gypsy Nasduman. Gusto po namin ipahayag ngayon, ideklara at ipresent sa inyo. Ba't hindi kayo magkahawak kamay? Kung hindi ka naman hindi naman ito, represent ko kayo eh. Si Patrolman Jiren and Mrs. Valerie May Munar. Palakpakan po natin! At dito po nagtatapos ang bahagi namin, ang part 1. Yung part 2 po, picture taking, at meron pong ibang sasalo nito. Sino po ba? Ano na lang, salamat po. Doon tayo, okay? Doon na po tayo. So maraming salamat po sa mga teachers. Actually, to my fellow teachers po na nag-file ng leave just to be with this very important. Yes! Bigyan din po natin ng isang masigatong palakpakan ang mga taga-bag. Pinagmulan po ng kanilang suits and gowns
all the way from Manila, Philippines, and ginagawa for our weddings because of doing it by ourselves. Promise, kasi I was once the client of this photography. Okay po, so maraming salamat din po sa inyong lahat. Sir po, sa side po ng ating hall. Of course, don't you dare po, meron po tayong mga table numbers po dyan sa ating mga table. So as I call on our newlywed and the parents of... Tayo dito na wala sa oras. Ipagkauman ninyo po, pero nakakaintindi po ako ng Ilocano. Ngayon, haanak makasarito. So, ipagpaunahin niyo po. So, first of all, of course, I would like to say congratulations to both of you. You deserve all the happiness. When we were in college, I was one of her friends, group of friends. Yung isa nga lang hindi nakapunta, yung kakapasa na lawyer na kaibigan namin. Kasi busy. So, yun. Isa sana sa agay. Buti na lang may kapalit. And of course, super genuine ni Val, super authentic. Kaya actually, this is my second time aside from my brother na mag-abay. I really don't socialize. Hindi talaga ako mahilig sa mga social events. But I cannot say no to Val. So no, super kind niya kasi sa akin ever since. Wala akong masabi sa kanya. Kaya nabe-bless or alam ko na yung naibigay sa kanyang tao, super deserve niya. So hopefully, yung pagmamahalan nila is magtagal, ipagdadasal natin yan, namin yan. So lahat ng gusto nyo na maging super wife material ni Val, wala na akong masabi sa kanya. Super beautiful ka ngayon, best. All the best and wish you luck. I hope you can build a very good family. At nandito lang kami, syempre, lalo na ako. So, may God bless you always and you're always part of my prayer. Alam mo yan. Magandang hapon po ulit sa atin lahat. Maraming salamat. First, our parents of the bride and the groom. May we give a round of applause, Paul? Let us give an acknowledgement to the parents of the bride and the groom. They are staying here in front. May we again give them a round of applause, please. There you have it. Thank you very much. Of course, may I also give this floor to our principal sponsors. May I request our principal sponsors to please rise? May I have our po, please remain standing na lang din po. Maraming salamat din po. Participants of the secondary sponsors, ang alin po mga bride squad and the groom squad. Best all of you to please rise. Come on. There you go. Of course, the relatives of welcome to Munar and Fontilia's wedding program. And so, ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you, ladies and gentlemen, our newlywed couple. We have Mr. and Mrs. Jiren Munar. May I also request the newlywed couple to please rise, Mrs. Valerie Fontilias Munar and Sir Jiren Munar. With that, to start our program, may I request... Wedding prayer, sir. Let's pray na kilang Diyos na yung pangamahan sa langit. We thank you for this wonderful day na binigyan niyo po sa amin. This would not be possible kung wala po kayo. And so we continue to entrust to you ang pong pagkapatuloy. Kaya nga pong manguna at tumulong sa bawat isa. Ikaw ang patulipin mo na may itas because you deserve all the praises and thanksgiving. And help us na maging patuloy na matagumpay hanggang sa matapos pa inoon namin pong gawain sa araw po nito. Salamat po sa bawat isa, and we expect your working in our midst to give us joy and excitement, give glory to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Then, of course, to open this wedding program, may I request our barangay captain, Honorable Edgar Fontillas, to formally open and welcome us all in this Munar and Fontillas wedding program. I think he's... Hello, everyone. Maybe, siguro, sir, kain muna. Para isama na po ng sumbayan ng partido. Since nga digi tagamapuraw, hanap ang mo digi nagkapun, digi paggaw. So, let's see it po na, sir. Okay, so it's your decision po, my dear fam, my dear nagpakasal po, actually. So, I have prepared the program after this welcome mass. We shall witness po the exchange of dances from Fontillas family and Munar family, and then Munar to Fontillas, Fontillas to Munar, and then we will witness all the first dance of our bride. But of course, your decision is let us have our eight now, or let us have our lunch now. So may I request Pastor to formally bless our food. Ano po natin yung pagkain at sabay. Mahal namin Panginoon na mahal na mahabagin po sa lahat. Patuloy po kaming lumalapit sa luklukan po itong biyaya. Nagpapasalamat Panginoon Diyos sa patuloy niyo pong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Salamat din po Panginoon maging sa mga pagkain na nakahanda Panginoon. And we acknowledge, oh God, na ang lahat po ng bagay po nito ay galing po sa inyo. Pagdalangin po namin Panginoon na inyo nga po itong basbasan, pagsindi pong lakas po ng amin pong lupang pangatawan. At patuloy Panginoong Diyos, na ibalik niyo po ng dupling pagpapala sa mga kamay na inyo pong ginamit para maihanda Panginoong Diyos ang mga biyaya po nito. At patuloy Panginoong Diyos, punuhin niyo po Ama ang puso po namin ng paligayahan habang sinasaksihan po namin Panginoong Diyos ang programa pong ito. At ito pong ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Thank you very much, Pastor, for the wedding of, for the prayer of our food. A kiss. So, my dear bride and groom, after that release, please lock your lock with a kiss. There you go. Okay, let's see. And in your eyes, your hope and mine, baby. Ayan. Song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my table number 2, please. Proceed na po tayo sa food service. Come on, everyone. Yung mga iba pong participants po natin, our guests po natin, meron po tayong na-prepare na pagkain po dito sa side po ng bahay. So, pwede na po tayo mag-proceed doon, mga mom and sir. Stronger than anyone I know. Come on, let's now proceed po sa food service natin. Table number 3. Let's just carry our plates and the spoonful, and then let's get po our favorite food dito sa food service po. Serve here at the ayan, yung aling mga ninong and ninang, baka pwede na po tayong magsabit ng mga monetary help sa ating mga, sa ating newlywed couple. We are expecting for your 100% attendance po ulit mamaya for the rest of the segments of this wedding program. Sa mga bisita po natin dyan na nasa labas, meron po tayong table, meron po tayong food service po sa side po ng ating wedding hall. May we now have table number 4, please? May we have table number 4? Deserved it. You are perfect.
the music. Let's help our newlywed. Mag-request po tayo mamaya. Magsayawan. Can you sing along? Know it's not your favorite song. Don't wanna be in the wind. There's nothing left to say. When you do, you need a friend. Don't wanna be in the wind. There's nothing left for me. Table number 5. And I hate the thought of finally being. Let's take a risk. Table number 6. Come on. And we thank again sa mga nag-prepare po ng ating mga food. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, let's pray. Cutting of the wedding cake in secret way. Mabaling siguro na po para napaspas pa si Tiaramin tinatangal daw. This is the second part. And of course, no masapat tayo ng erugi. Siyempre, masapat tayo tumat lang aglarga ng malam. Siyempre, kanta yung tigong daway, di kiti kakapsat, kakagawit, yado yung pengalug lugar. So, sir, ano ba? Ano di next na programa ba? Meron pa ba? Sayaw-sayaw na. Okay, sige. Sayaw-sayaw na. So, may request ni... One, two. One more. Bang. Kapag more. Nagpasara na gracia. Sunat. 3, 2, and go. Sige lang. Okay. Sige lang po. Sige lang, ma'am. Be square. So, the yes. Table is now open to receive. Ito yun. Nakuyo mo. O, sige po. Sige lang, sige. May palistan, di kita yan. Na yung papuswan. Natulong nyo para kada dito yan po. Baro nga nagtalay siya. Okay, ready? 3, 2, and go. Yun. Sabi kiss, sir. Kiss. Yun. Ano, babalin siya pa yata ng ikit. Babalin siya. Kaya sakbay nga, inak, mangibasa kata kayo nga po iti request. Para kata dito yung anak nga naglantip iti puso na tatangal daw. Kaya ko nga isuda iti umuna nga umadag uno at pati nga dito sa lunan. Tatno nintay iday matangan, nintay iday mo tatagang kalpasan nga pa na iti panangawat daw iti nagkapito nga sakramento tatay alas 8. Isang sangili nga manglamisaan para no dag request nga sang sangili isuti asot ganda at least kay ni Imwanda kalugaranda amo da po no sino da dyan nag request. Okay, sir. At ang pinayat na tumultulong o no tumulong ka din ito ang anak para itipag pangrupyanan iti parang bangon dati bugot na mga pamilya. Si Sasaay katikiti na yung papuswan na tulong para kadakwata. Mabalin niyo ako, di ba nang isang eh? Mabalin ni Vitoriar. Uray ang niya nga klase ni Kwarta, mabalin ni Sopadji Bangko. No nga kaya ni Jeteng Menta, kagisipot na, istepleran niyo ang taurin o kasanong kagayatan. Kiti tumunggal may sa kanatayo tata, hanay nga mga testigo, wano mga imatang, hindi ba nagkalay sa tigit ito ang anak, no di kiti umay tumulong para iti masakbayan, iti pangunod na pamilya. Laksin lang kada dyan yung parisurot yung request yun. Pagkat tapos
Diyos. Minsan ko malang ibasa dahil tinagan nyo na po, basta tinggan nyo na lang, tabalik kasi ito nga na lang. Nakurang na kay Jamal, plus ko na yung lumat, ano tingas na nga, kurang na kay digital na. Ha? So, digital na natin ibasa ng request na tapo, kat at dagot, ini 3,900 pesos. Magkita ito tanta, no, puro taga dito, yung sa ngayon, magkita, malasing ko lang tamay. O, ikaw na, mga po kagawa, muna, Alex Tamalya, doa kasut ka bisos. May katwa ni nang an ba to? An Urswa, 500 pesos. Wow. Ni nang Monica Ramos, 500 pesos. Romel? Romel Acro, 500 pesos. Raquel, sorry. Raquel Acro, 500 pesos. Palmarina Ulibas, tagaliga po ito, 5 kasot na pesos. Ninang Loretta Rondares, 450 pesos. Ninang Virginia Lisay, 450 pesos. Mr. and Mrs. Danilo B. Gaspar, 2,000 na ribo sa lawasaw. 200 pesos, Mr. and Mrs. Remy Jean Gaspar, 2,000 na pesos. Mr. and Mrs. Raida Gawiran, 2,000 na pesos. Mr. and Mrs. Naida Gaspar, 2,000 na pesos. Tinanong na po kat 3,900 pesos. Abe Urswa. Ninang Abe Urswa. Dispensary nyo lang nga po ito pa. Itikina o bimbi pa ilaang namin ko pa. Nakapoy kita mi. Bulo ba kayo kami nalain to? So itin nga po ha. Di kamali na rin dahil. Ninang. So tagi nga po na inaganan na naibasa request. Isalunan. Sinasagal na kata kayo nga po. Nga mga patapok. Nung siguro to kanyo mga patapok. Kasi mga tato. Thank you.
ni nga iba sa ka-request pa ng nama. Di ko na yun siguro, nalipat ako. Sa utay nga sa utay dito, sala kay nga sala dito. Yung antay may nakita, no, sinagigiting kuskusto nga ka ba na yan? Oo. Oh. So nga, kalpasan dati ba sa aming matangan, no, sino apo ka talaga? Nagiting kuskusto nga ka ba na yan? La, no handa sumalo, gawid kami tumatay. Oh, 5,800 na po. Ulitin ka, kalpasan na natin nga sunat ha. Kaya't di man na po ngayon mutat ka ang dititing kami sa lunan, nagitek pa ba sumang kabalayan? Mismo. Mismo. Okay. Manatagot na tatati kagawan? 5,800 pesos. Ito'y nagbibasa po nga request nga nagkapo kadagiti apo na ayat nga tumultulong ni Jerry Hernandez, 100 pesos. Robert Trinidad, 200 nga pesos. Mr. and Mrs. Danny Bumanglag, 500 pesos. Marilyn Ramos, ni ma'am, 500 pesos. Wilma Contillas, 500 pesos. Madeline Rabina, 500 pesos. Wilson Contillas, 500 pesos. Marilyn Corpus. Marilyn. Sige pa, nagsurang naga mo, kurang pa yan na. So Marilyn Corpus, ikagawat, 500. Tresurera po siya niya Baltasar, 500 pesos. Nilawan na kami pala gaming. Exor Raynon and family, 500 pesos. Mr. and Mrs. Edison Site and family, 500 pesos. Teka, dagupan na po kat Odapay. Mr. and Mrs. Leomar De Leon, 500 pesos. And of course, ni Lloyd De Leon, 500 pesos. Teka, dagupan na po. Dali tayo nga nga naibasa ka na pa nag-request. 5,800 pesos. Di ko na ka po ha. Kalpasan natin na po. Oh,
ating supporter na mas dito. Ang lahat na napagusto na tiritak awang pinagita ka po nga balayan nga lalaki nga sumbangin na napanagsala ay balo kaya pala kapitan isang malagay na lalaki na balo okay. Hanapin na saan yung bagay siya mga putag magwa ano ko ba yung pagpagatatay ka talaga nga biro kong ni kuma o sige alibari mo abisa mo di ka nagupan na dati nakibasa nga request ka na kayo tata. Sa bagay, ka oras at 12:33 pa lang, still young, nasa papay. Uray ka hangag tulo tatan, kung nanti weather forecast. Tapos na di malam. Request ka lang ka po, Tirial family. Taga no, Tirial? From Bugay, ayun na yan. Tirial family, nakilig ka magkanya, buti Bugay. Salary po ang pisos. Real family sa ribo at pisos. Mr. and Mrs. Oscar de la Cruz, 500 pesos. Mr. and Mrs. Richard Romero, 500 pesos. Vince Kairos Ubo, 500 pesos. Joel Lorenzo, 1,000 pesos. Alan Pontillas, 500 pesos. Auntie Luming, 500 pesos. Hindi antibati yung Pontillas, 1,000 pesos. So, tikatagupan na ako, 5,000 pesos. Tikiti pa pang sumala. O, partido ako tinababayan, partido tinababayan, puro tagamapuraw. Eh, real ako, kapag kami ako at taga, okay. Thank you.
basan na ito yung request. Sunatan tungod na barangada kayo. Agsagsaga na kayo. Request nga naggapo kin ni Mr. and Mrs. Rogelio Gabba. Binayadad da iti 500 pesos.